it really hurts kung sa pinapatayo mong bahay mangyari ang ganito. Nagsisimula ka pa lang, nagigiba ka na agad. Well, very obvious yung reason kung bakit walang tibay ang pader. Doon merong nailagay na vertical bar, na isunuksok lang, malinaw na walang nailagay na horizontal bar. Dito natin makikita yung importansya ng tamang wall reinforcement o tamang bakal ng pader. Napag-aralan na natin to sa previous video, and kung napadaan ka lang sa channel na to, lalagay ko yung link sa description below para ma-check mo yung video na to para sa estimate at pag-install ng wall reinforcement. Today, pag-uusapan naman natin ang isa sa madalas hindi binibigyan ng pansin na detalye sa pagpapatayo ng bahay. Ito ay ang door and window opening. But before we jump into that, pag-usapan muna natin yung mga common sizes ng doors and windows na madalas ginagamit sa mga residential project. There are many different kinds or types of doors and windows, pero today, mag-focus tayo sa mga usual sizes ng doors and windows para to sa mga nagdi-DIY ng estimate ng kanilang bahay o ng kanilang dream house. Bakit importante to? Well, of course, sa pag-estimate sa bilang ng hollow blocks at para sa plastering, dapat alam mo kung ilan yung ibabawas mong opening or butas para accurate yung estimate mo. Simulan natin sa door o pintuan. Maraming iba't ibang klase ng pintuan, pero ito ang karaniwang ginagamit, the flush door and the panel door. Madali ko lang madi-differentiate ang flush door dahil meron itong flat o plain surface sa magkabila ang mukha ng pintuan. At ang panel door naman, from the word panel, pwede itong 1 panel door, 2 panel door, 3 panel door, and so on, na nagsisilbing design or accent ng pintuan. Pagdating sa sizes, parehas lang ang flush door at panel door. Ito yung mga usual na sizes. Available din ang mga ito sa market natin. Meron tayong common height na 2.1 meter. At ito naman yung iba't ibang lapad ng pintuan. Merong 0.6 meter, 0.7, 0.8, at 0.9 meter. Yung 0.6 meter at 0.7, usually ginagamit ito sa toilet and bath. At ito namang 0.8 meter, usually ginagamit naman ito sa mga bedrooms at sa service door or back door. And yung 0.9 meter naman ang ginagamit bilang pintuan ng master's bedroom at ginagamit din ito para sa entrance door. And kung gusto mo naman ng grandiosong double door tulad ng bahay ng Tim Cramer, pwedeng 2.7 o 1.4 meter in total, 2.8 meter, so that's 1.6 meter in total, o kaya 2.9 meter, so that's 1.8 meter in total. Question: yan na ba yung kailangan mong butas para sa pintuan? No, no, no. Of course, meron ka pang door jamb na 45 to 50 mm naman ang kapal. Ngayon, sa installation process, pag sa kahoy or steel gawa ang pintuan mo, mula sa hamba or door jamb, naglalaan pa ng minimum of 100 mm para naman sa grout tulad nito, para mas matibay ang kapit ng door jamb. Pag sa PVC or UPVC naman gawa ang pintuan mo, hindi mo na kailangan ng grout dahil gumagamit lang ng screw para maikabit ang door jamb nito. Ano ba itong PVC at UPVC? Ano ba yung pagkakaiba nila? PVC ay abbreviation for polyvinyl chloride. PVC is basically plastic. Ang characteristic nito ay soft and flexible. At dahil mahina ang resistant nito sa sobrang init, ganun din sa sobrang lamig, discoloration at posibleng pagbabago sa shape ang pwedeng mangyari sa pintuan. Kaya hindi advisable na gumamit ng PVC sa mga exterior o kung saan ito ay nauulanan at naaarawan. Itong UPVC naman ay abbreviation for unplasticized polyvinyl chloride. Kung ang PVC ay plastic, ang UPVC naman ay rigid plastic. Di tulad ng PVC na soft and flexible, ang UPVC ay hard and non-flexible. Kaya mataas ang resistant nito sa init o sa lamig. Ito ay weatherproof kumpara sa PVC.
Kung ang PVC ay hindi pwede sa exterior, pwedeng-pwede dito ang UPVC. Do mas mahal ang UPVC, in the long run, mas makakatipid ka ba din dahil mas durable o mas matibay ito kumpara sa PVC. Kaya kung mamimili ka between PVC and UPVC para sa pinto ang gagamitin mo sa exterior, piliin mo yung may U. Kasi in the end, it's not about him or her, it is all about you. Anyway, so yan yung mga usual types and sizes ng pintuan na kadalasang ginagamit sa residentials. Punta naman tayo sa window o bintana. Tulad ng pintuan, madami ding iba't ibang klase ang bintana. Pero ito yung mga madalas ginagamit. The sliding window, casement, and yung awning type window. Para sa sizes ng sliding at casement window, ito yung mga common size. Again, available din ang mga ito sa market. Merong 1.2 meter by 1 meter, 1 meter by 1.2 meter, 1.2 meter by 1.2 meter, 1.5 by 1.2 meter, at 2 meter by 1.2 meter. And para naman sa awning type na bintana na kadalasang ginagamit para sa toilet and bath, ito yung mga usual sizes. Question ulit, yan na ba yung sukat ng butas na kailangan mo para sa bintana? Yes, yan yung kailangan mong sukat dahil kasama na dyan yung size ng frame o yung window jamb. And the two types of material na madalas ginagamit para sa bintana ay ang aluminum and UPVC. Pero alin nga ba sa aluminum at UPVC ang mas matibay? Ayon sa pag-aaral, UPVC can last within 20 to 30 years and aluminum naman can last up to 45 years. Well, of course, it goes with the price. Kaya ikaw na ba nang mamili? So yan naman yung mga usual types and sizes of window na ginagamit para sa mga residential project. Eh teka, paano kung gusto ko ng ibang size at design ng bintana at pintuan para sa bahay ko pero hindi available sa market? Don't worry, dahil pwedeng-pwede ka nang magpa-customize sa mga hardware na nag-offer ng ganitong services. I believe madami na neto, kahit sa mga provinces, may mga malulupit na fabricator na. Sila nang bahala mula sa klase ng materyales, sukat, designs, depende sa gusto mo bilang owner, and of course, depende din sa design ng iyong malupit na architect. Alright, tapos na tayo sa different types and sizes of door and window. Balik na tayo sa main topic natin, about sa door and window opening details. Balikan natin yung video kanina. Ano nga bang big deal dito? Eh, opening lang naman to o butas para sa bintana. Well, ang main concern natin dito, hindi ang mismong opening, kundi ang details right above ng opening. Eto. Ganito ang madalas na practice pagdating sa mga opening, lalo na sa mga residential project. At dahil ito ay nakasanayan na, naging normal na lang ang ganitong sistema. Well, you might say, okay lang yan kasi matatakpan din naman yan pag may plastering na yung pader. Well, that's true. Matatakpan at hindi na ito makikita pagkatapos ng plastering. Pero sooner or later, yung effect nito sa wall ang makikita mo. Ano nga bang magiging effect nito sa wall? Alright, let's see. I-review natin itong nakasanayan ng sistema pagdating sa mga opening. So itong upper layer ng hollow blocks, yung load o bigat nito ay netatransfer o sinasalo netong pangalawang layer. At mula sa pangalawang layer, itinatransfer naman niya lahat ng bigat o lahat ng load dito sa ibabang layer. At mula sa ibabang layer, dahil wala nang sumunod, wala nang mapag-transfer na ng load. Wala nang choice itong ibabang layer na umaasa lang din sa mortar na nagdidikit sa mga hollow blocks, kundi buhatin lahat ng load o lahat ng bigat ng mga hollow blocks sa itaas nito. Sooner or later, crack sa mga corners at posibleng failure sa pader ang epekto ng ganitong sistema. That is why kailangang maglagay ng lintel beam para ito ang sasalo magdadala lahat ng bigat ng hollow blocks sa itaas ng pintana
o ng pintuan. Tulad nito. Alright, balik tayo sa video. We can see here na walang lintel beam ang pader. Teka, paano ba dapat ito lagyan ng lintel beam? Eto, gawin natin ang 3D itong wall na to para mas ma-visualize natin. So ito, instead na tatlong patong pa dapat na hollow blocks, magiging dalawang patong na lang dahil dito sa lintel beam. So ang size ng lintel beam ay sing taas at kasing kapal ng hollow blocks na gagamitin mo. Pag yung opening or butas ay mahigit sa 2 meters, dahil medyo mahaba na yung span, naglalagay na ako ng stiffener column tulad nito. And kung less than 2 meters naman ang haba ng opening o butas, no need for stiffener column. Yung mga hollow blocks na sa dalawang gilid yung magsisilbing support. And para naman sa reinforcement o bakal para sa lintel beam, may dalawang klase din. Una, para sa hollow blocks na 4 inches at 5 inches ang kapal. Gumagamit ako dito ng 2 pieces na 12mm at 10mm naman para dito sa C-bar bilang ties with distance of 200mm. And again, kung more than 2 meters ang haba ng opening, para sa stiffener column, 2 pieces na 12mm at 10mm para sa C-bar or ties. Yung pangalawa, para naman sa hollow blocks na 5 inches at mahigit ang kapal, eto, 4 pieces na 12mm at 10mm bilang stirrups with space na 200mm. The same is true kung mag-require ng stiffener column, 4 pieces na 12mm at 10mm bilang stirrups. Importante ang paglalagay ng lintel beam sa mga door and window opening. Dahil sa pamamagitan nito, may iwasan ang pag-develop ng mga cracks sa corners at posibleng pagkasira ng pader ng bahay mo. I guess dito ko natatapusin tong topic na to about sa door and window opening. I hope may natutunan ka sa topic na to kasi this is all about you na magpapagawa ng bahay. See you next week! I'm shining.